Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Makoy. Taong 1954. Gloria, Oriental Mindoro. Bata pa lamang ako. Hilig ko nang maglakbay sa iba't ibang lugar. Tumuklas ng mga kasaysayan na may kaugnayan sa kanilang kultura at iba pang mga bagay na interesante para sa akin. Iminulat ako sa ganoong kapaligiran ng aking ama. May kaya kami sa buhay, pinuno, kaya hindi ko pinagtatrabahuhan ang mga salaping na iwawaldas ko sa aking mga hilig. Para sa karamihan, isa yung mamahaling bisyo. Pero para sa akin, yon ang paraan ko para maging masaya. Mula Luzon hanggang Visayas, nalakbay ko na noong panahon ng kabataan ko. Marami akong taong nakilala, gayon ding mga taong naging kaaway ko. Awa naman ng Diyos, nakaligtas ako sa mga yon, kaya ngayon masaya akong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Nagmula ang karanasan ni Makoy, bandang taong 1939, bago pumutok ang gera. Sa pagkakatanda niya noon, nasa edad 12 anyos pa lamang siya noong isinama siya ng kanyang ama sa kauna-unahan nilang ekspedisyon. Ang pangunahin nilang pakay, hanapin ang lugar na naging sentro ng kalakalan noong mga panahong nasa kasagsaga ng pagdidiskubre ang mga tao. Sa kanilang pananaliksik, nasa bansa natin ang isang lugar kung saan hitik sa lahat ng bagay. Sinasabi ring ang lugar na yon, binabalot ng mga gintong gusali, kalakip ng mga mamahaling bato na halos hindi pa nadidiskubre noon ng tao. Mayayaman din ang mga tubong naninirahan sa lugar na yon, at itinuturing din silang mga galante sa mga manlalakbay na nakakapunta sa kaharian nila. Yun nga lang, hindi lahat sa mga manlalakbay na yon nakauwi ng ligtas. Sa kabila kasi ng pagiging masaya ng mga tao roon, napaka-istrikto nito pagdating sa mga dayo. Itinuturing din nila yung nasa mababang uri, kaya na may konting pagkakasala lang ng mga taong yon, kamatayan ang naghihintay na parusa para sa kanila. Ayon sa iilan, yon ang lugar ng biringan. Pero pagkatapos pumunta roon ang kanyang ama, ito na mismo ang nagpatunay na hindi yon ang lugar na hinahanap nila. Taon pa ang lumipas, sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nawala yung ama ni Makoy. Halos sinubukan niya pa yung hanapin pero ni isang bakas wala siyang natuntun para masundan ito. Dahil sa pangyayaring yun, sa mura niyang edad, ulila na siyang lubos ng kanyang mga magulang. Masakit man yun para sa kanya pero pinili niyang ipagpatuloy ang mga naiwang gawain ng kanyang ama. Kahit kasi marami na ang nangyari sa kanila, hindi pa rin siya tumitigil na hanapin ang sentro ng kalakalan noon sa ating bansa. Itong mga panahong ito, marami na ang nagbago sa buhay ni Makoy. Sa iba't ibang lugar, may mga tauhan siyang linggo-linggong nagpapadala ng ulat para sa kanya. Bawat isa sa mga ito, iisang bagay lang din ang hinahanap, kundi yung pangarap niya. Sa halos ilang taon niyang pananaliksik, tanging isang lugar na lamang noon ang hindi niya napupuntahan, at yon ay ang isla ng Mina de Oro o kilala bilang lugar ng Mindoro. Malakas ang kutob ni Makoy, doon nakatayo ang sentro ng kalakalan na itinago na ng panahon.
Anim na buwan ang lumipas sa mismong taong ito. Nagkaroon siya ng ekspedisyon patungo sa Bayan ng Gloria sa Oriental Mindoro. Gamit niya noon ang sariling bangka ng kanilang pamilya kung saan inabot sila ng ilang araw sa laot para lamang marating ang lugar na yon. Sa pagsadsad naman ng bangka nila sa Pangpang, dali-dali naman nilang inabisuhan ang pamahalaan ng lugar ukol sa naisip na nilang palusot para manatili sa lugar na yon. Sa abot din ng kanilang kakayahan, pinili nilang mamahagi ng kanilang mga dala nang sa gayoy makita ng mga tao na maganda ang pakay nila. Sa kasagsagan naman ng pakikipag-usap ni Makoy sa punong namamahala, pasimple naman niya yung inabutan ng regalo na binubuo ng mamahaling bato at ilang libong salapi. Ngunit nang masipat naman yon ang kanyang kausap, agad din naman yung ibinalik sa kanya habang nagwiwika yun ang, "Huwag mo na akong suhulan. Tandaan mo, pinatuloy ko kayo sa lugar na ito. Ayoko magkaroon ng ugnayan sa inyo. Baka yan pa ang magimitsa ng buhay ko. Gawin niyong pakay niyo rito. At kami naman, gagawin namin kung ano ang dapat. Pero binabalaan namin kayo, malayo ang lugar na ito sa lupaing kinagisna ninyo. Ang mga tao rito, merong iilang mga espesyal. Subukan niyo silang iwasan at huwag nang gambalain pa." Nang marinig naman ni Makoy ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang kabahan pero nagpatuloy pa rin siya sa pakikipag-usap sa taong yon. Isang oras pa ang lumipas nang makapagpaalam na siya at maisaayos na niya ang lahat-lahat. Agad naman siyang tumungo ng bayan para maghanap ng matutuluyan. Habang binabagtas niya ang daan, kasama ang tatlong pinagkakatiwalaan niyang tauhan, napansin niyang masiyahin ang mga tao sa lugar na yon. Bagaman hindi niya nauunawaan ang dialektong ginagamit nito, sa pamamagitan ng senyas, naiintindihan niya yon kahit papaano. Dahil sa kawalan ng mga paupahang patuluyan sa sentro, nakahanap sila ng mapaglilipasan ng gabi sa isang baryong halos 3 milya ang layo sa lugar na dinungkaan nila. Pagpasok nila noon sa kanilang silid, pagod na pagod namang humiga si Makoy para magpahinga. Sa katunayan, hindi na rin sila noon nakapagluto ng kanilang hapunan gawa ng bawat isa sa kanila, namumulikat na ang mga katawan, dala ng matinding pagod, buhat sa paglalakbay. Sa pagsapit ng sumunod na araw, doon pa lamang nila unti-unting napansin ni Makoy ang ganda ng lupain. Sa bakuran pa lamang ng kanilang tinutuluyan, kitang-kita na niya ang mga magsasakang abalang-abala sa paglilibot sa mga sinasakahan nila. Marami ring mga hayop ang dumaraan sa gilid ng daan, kagaya ng mga kalabaw at baka. Habang pinagmamasda naman niya ang buong paligid, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa tatlo niyang kasama nang masipat niya ang mga itong naglalakad papalapit, daladala ang isang bandehado na naglalaman ng 4 na tasa at 1 takure. Sa paglapit naman ito sa kinaroroonan niya, marahan naman siya nitong tinimplahan ng kape habang pabulong na nagwiwika sa kanya ng, "Manong, saan ba tayo magsisimula ngayon? Napakalawak pala ng islang ito. Kahit siguro 1 taon, hindi natin ito malilibot eh. May naisip ka na bang una nating pupuntahan?" Nang marinig naman ni Makoy ang sinabi nito, agad naman siya doong napasilay habang seryosong sumasagot ng, "Meron na,
Pero bago natin gawin yun, kailangan muna nating makapagpadala ng mensahe sa mga tauhan natin sa bangka. Aalis yun bukas, kaya dapat maipabot natin sa kanila ang ating mga kailangan. Inaasahan ko talagang magtatagal tayo rito. At siya nga pala, mag-iingat kayo. May mga ibinigay na babala sa akin kahapon ang namamahala sa lugar na ito. Batid kong merong nangyayari rito na hindi pa natin natutuklasan. Matapos naman niya yung mailahad, agad naman niyang inubos ang hawak niyang kape para makapagsimula na sila sa mga bagay na kanilang gagawin. Makalipas pa ang ilang oras, pagtungtong naman ng 10:00 ng umaga, kasalukuyan na sila noong naglalakad sa mga lugar malapit sa kanilang tinutuluyan. Bawat bundok, kapatagan, mga daang tinatahak ng mga magsasaka, mariin nila yung pinag-aralan sa paniniwalang isa yung mahalagang palatandaan para mahanap ang sentro ng kalakalan. Bawat malalaki ring mga batong kanilang nakikita, maigi nila yung tinitingnan upang masipat kung may mga simbolo ba doong nakalibing. Akala nila magiging madali sa kanilang lahat-lahat. Pero isang linggo na ang lumipas, wala pa rin silang kaide-ideya kung saan nila matatagpuan ang lugar na yon. Yung dalawa sa kanyang mga kasama, unti-unti nang sumusuko pero itong si Makoy, pilit pa rin pinaniniwalaan ang bunga ng halos ilang taon niyang pananaliksik. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng mga librong isinulat mismo ng kanyang ama, dumating ang dalawa niyang tauhan na merong kasamang taga-baryo. Pagsilay naman niya sa mga ito, dali-dali naman niya yung pinalapit para kausapin. Pagharap naman ito sa kanya, agad naman itong inilahad ang tungkol sa kanilang nalalaman ukol sa lugar na nais niyang puntahan. Ayon sa taga-baryong nasa edad 70 anyos na, matagal na niyang naririnig ang isang bayan na nasa gitna ng Mindoro kung saan mula sa lugar na yon, umaapaw ang tubig galing laot. Kalimitan itong dinadaungan ng mga malalaking galyon noong unang panahon para makipagpalitan ng kanilang mga dalang kalakal. Dagdag pa nito na, isa din yon sa lugar na kanilang hinahanap dahil base sa kwento, binubuo yon ng mga purong gintong gusali. Maharlika din ang mga taong naninirahan sa lugar na yon na sinasabi namang nagtataglay ng iba't ibang uri ng kapangyarihan. Pagkalahad naman ng taga-baryo sa kwentong yon, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang nagsasabi ng, "Sa tamang presyo, matutulungan namin kayo. Pasensya ka naman, Oy, pero lahat ng gawa ngayon, mabuti man o masama, merong kaakibat na kapalit." Nga pala, kaya nila naunawaan ang sinabi ng matanda dahil sa kasama nitong marunong magsalita ng sarili nilang wika. Yun talaga ang hinanap ng mga tauhan niya para naman kahit papaano may gabay sila sa lugar. Ang hindi niya lang noon inaasahan na sa pagbabalik nito, meron yung kasamang ibang tao. Nang marinig naman ni Makoy ang sinabi ng lalaki, napangiti lang naman siya, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na ang kausap niya ay isang sigurista. Gayunpaman, interesante ang mga naging kwento nito, kung kaya't nagdesisyon siyang bigyan niyo ng pagkakataon. Matapos naman nilang magkasundo sa presyo, agad namang nagplano ang kanilang grupo kung saan sila magsisimula. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, agad naman silang inabisuhan ng kausap niya na ihanda na yung mga gamit nila. Dagdag pa nito na,
kinakailangan na nilang umalis sa lalong madaling panahon. Dahil sa puntong yon, pati ang oras kalaban nila. Matapos naman itong mailahad ang ganoong bagay, agad naman yung nagpaalam sa kanila. Maya-maya pa, nang makaalis na ang mga ito, agad naman silang pumasok para iligpit ang kanilang gamit. Habang ginagawa nila ito, halos wala namang kaide-ideya noon sila Makoy kung dapat nga talagang pagkatiwalaan ang mga taong yon. Upang makasiguro, patago naman silang nagdala ng armas nang sa gayoy maunahan nila ito kung sakali mang may binabalak pala yung masama sa kanila. Sa pagtungtong naman ng 5 ng hapon, doon pa lamang nila inumpisahan ang paglalakbay sa mga kabundukan. Hindi pa man sila gaanong nakakalayo sa baryo, mariin naman nilang inaasahan ang tarik ng lugar na kanilang daraanan. Sa isla kasi ng Mindoro, halos karamihan sa mga lupa doon, merong mga kabundukan. Ayon pa kay Makoy, na sa panahon nila, napakahirap pang tumawid sa mga baryo-baryo. Bukod sa walang maayos na daan, ayon sa istorya ng mga kasama nila, marami rin doong gumagalang mga nilalang na di hamak na mas mapanganib pa sa mga galang hayop. Pagtatapat pa ng mga ito na, kung nais nilang hindi makasalubong ng ganoong uri ng nilalang, dapat na panatilihin nila ang katahimikan sa kasagsaga ng paglalakbay. Mariin din itong inilahad sa kanila na sa oras na dumating ang puntong masusukol na sila ng mga ito, hindi yun magdadalawang isip na iwan ang kanilang grupo. Dahil sa sinabi nito, pinili naman nila Makoy na sumunod sa lahat ng nais nitong mangyari. Kahit kaya naman kasi nilang humanap ng daan, mas mainam pa rin sumunod sa may alam. Sa paglalim pa ng gabi, malayo na nga ang kanilang nalakbay. Nang mapansin nilang pagod na ang kanilang grupo, nagdesisyon na sila noong magpahinga sa tabi ng isang malaking puno kung saan sa harapan nito merong isang malawak na sakahan. Habang pinagmamasdan naman niya noon ang paligid, hindi naman niya maiwasang mapatanong sa mga kasama nilang nagpapahinga na rin malapit sa kanya. Bale, nagtataka na kasi siya. Gawa nang ang buong akala niya, malayo na sila sa kabihasnan. Pagsilay naman niya sa mga ito, mahinahon naman niya yung tinanong ukol sa mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Akala ko ba malayo na tayo? Bakit meron pa rin sakahan dito? Ay, nakakapagtaka naman tong lugar ninyo. Parang ang lalabo ng mga baryo. Bungad na wika ni Makoy sa kasama nilang nakakaintindi ng dialekto ng mga ito. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman yung nagtanong sa inupahan nilang taga-baryo. Maya-maya pa, pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung sumagot ng "Maraming baryo rito ang hindi pa namin natutuklasan. Yung iba sa kanila naninirahan sa liblib. Pero bibihira lang ang nakakadiskubre nito. Alam nyo, mas mainam na umiwas na tayo sa kanila dahil hindi natin alam kung mga tunay ba silang tao o nagbabalat kayo lang." Dahil sa sinabi nito, kahit papaano unti-unti na ring nauunawaan ni Makoy ang nais nitong ilahad. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, dahan-dahan naman niyang ipinikit ang kanyang mga mata para makapagpahinga na. Subalit, habang nasa kasagsagan siya ng pamamahinga, bigla naman siya noong nagising
nang marinig niya ang tila bang pagbulong sa kanya nung isa niyang kasama. Paulit-ulit din itong tinatapik ang kanyang balikat, kaya na may agad niya yung sinipat para tingnan kung ano ang problema nito. Pagsilay naman niya sa taong yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang itim na nilalang na dahan-dahang pumapasok sa bunganga nito. Paglalarawan doon ni Makoy para yung isang ahas na merong napakalapot na katawan. Kulay uling din ang balat nito at yung haba naman nito hindi pangkaraniwan. Ayon pa sa kanya na habang pinagmamasdan niya ito, pansin naman niyang lahat ng kanyang mga kasama pinapasukan na ng nilalang na yon. Dahil sa pangyayari, dali-dali naman siyang tumayo sabay bunot ng kanyang patalim na nakasukbit sa kanyang bewang. Matapos naman niya yung makuha, agad naman niyang sinaksak ang isa sa mga ito na siyang naging sanhi upang umatungal yon habang unti-unting lumalabas mula sa bunganga ng kanyang kasama. Maya-maya pa, pagkawala naman ng mga ito, doon pa lamang nagkaroon ng kamalayan ang mga tauhan niya. Bawat isa sa mga taong yon gulat na gulat, gawa ng hindi nila mawari kung bakit noon sumisigaw itong si Makoy. Pagkaraan pa ng ilang minuto, siya na mismo ang naglahad sa mga ito ng mga bagay na kanyang nasilayan. Bagaman hindi siya sigurado kung paniniwalaan siya ng mga ito, pinili niya pa ring ilahad ang kanyang mga nasaksihan. Nang marinig naman yon ng mga kasama niya, maging ito man, halos hindi makapaniwala. Sa katunayan, naging palaisipan din yun para sa kanila, gawa ng yon ang unang beses na napag-alaman nila ang ganoong uri ng nilalang. Dahil sa pangyayari, buong magdamag naman nilang pinakiramdaman ng kanilang sarili. Uminom din sila ng mga halamang may mapapait na dahon sa paniniwalang yon ang papatay sa kung anong inilagay nito sa kanilang mga katawan. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Kung saan-saang lupalop na sila napadpad pero bakas sa kanilang mga muka ang tibay ng kanilang loob at katataga ng kanilang mga pag-asa. Naniniwala noon ang grupo ni Makoy, makikita at makikita nila ang sentro ng kalakalan na matagal na nilang pinaglaanan ng oras. Habang papalapit na rin sila sa gitna ng isla, may mangilan-ngilan na silang nasisilayang mga nilalang na kakaiba para sa kanila. Tuwing gabi, kapag nasa kasagsaga ng pamamahinga ang kanilang grupo, meron silang mga napapansing mga kabataan na bigla na lamang lumilitaw sa mga patag na lugar para maglaro. Subalit kapag nawawala ang liwanag ng buwan, naglalaho din yon na parang bula. Hindi lang yon, may mga napapansin din silang mga dambuhalang nilalang na lumilipad sa kalangitan tuwing gabi. Ang mas nakakabahala pa, dumadami na rin ang mga nakakasalubong nilang mga aswang sa gitna ng mga kagubatan. Hindi nila mawari pero base sa pagpaparamdam ng mga ito, paniguradong nakatunog na yon sa kanilang plano. Sa pagsapit naman ng 20th araw ng kanilang paglalakbay, tuluyan na nga nilang narating ang gitnang parte ng Mindoro. Habang pinagmamasdan nila ito, wala naman silang ibang nakikita kundi ang napakalawak na kabundukan. Purong mga gubat lang din at kapatagan ang kanilang natatanaw, kaya na may hindi nila maiwasang mapaisip kung saan na ba silang lugar tutungo. Maya-maya pa, bahagya naman silang napatingin sa kasama nila
nang marinig naman nila yung magwikas sa kanila ng... Mula sa lugar na ito, mag-uumpisa na ang ating totoong paglalakbay. Umanda kayo. Marami tayong makakaharap sa daan. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa itong si Makoy, kundi ang sumang-ayon. Ilang minuto pa ang lumipas, muli silang nagpatuloy hanggang sa marating na nga nila ang isang mababang talon na nasa loob ng isang liblib na kagubatan. Habang naglalakad sila papalapit dito, hindi naman nila maipagkakaila ang kagandahan ng lugar na yon. Napakatahimik ng paligid, yung kulay ng tubig asul na nagkukulay berde sa mga sandaling bumabagsak na yon sa ilalim ng talon. Kitang-kita rin nila ang lupa sa ilalim nito, gawa ng bibihirang tao pa lamang ang nagkakaroon ng pagkakataon para yon ay masilayan. Maya-maya pa, nang masipat na nila ang kabuuan ng lugar, agad naman silang tumungo sa gilid ng talon para hanapin ang isang tagong lagusan na paulit-ulit ng sinasambit ng kasama nila. Hindi naglaon, laking gulat na lamang niya nang may itinulak itong isang maliit na bato sa gilid mismo ng binabagsaka ng tubig. Sa isang iglap, doon tuluyang nakita ni Makoy ang isang lagusan sa likod ng isang solidong bato na dahan-dahan namang umuusli. Pagbungad naman sa kanila ng yungib na yon, minabuti naman nilang doong pumasok ng tahimik. Bawat isa sa kanila, merong kabang nararamdaman ukol sa sitwasyong kanilang kinakaharap. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, pansin na pansin naman nila ang napakahabang lagusan. Kahit ilang kilometro na noon ang kanilang nababaybay sa lugar na yon, pakiramdam ng kanilang grupo, walang katapusan ng pasilyo nito. Kalahating oras pa ang lumipas, meron silang nasipat na isang kulay gintong liwanag sa dulo nitong bahagi. Dahil dito, nabuhayan naman sila ng pag-asa para magpatuloy. Inaasahan kasi noon nila Makoy na sa likurang parte nito, naghihintay na ang lugar na hinahanap nila. Ngunit, nang makalapit na sila sa liwanag, dahan-dahan namang nanlaki ang kanilang mga mata nang masipat nila ang isang malaking pinto na may mga sulo na nakasindi sa bawat tabi nito. Habang pinagmamasdan nila ang bagay na yon, hindi naman nila maipagkakaila ang mga simbolong kanilang nakikita. Paglapit naman doon ni Makoy, bigla naman yung tinadyaka ng kanyang kasama, sabay wikas sa kanya ng, "Wala na tayong sapat na oras para manatili dito. Ayon sa alamat, nilalamon ng lupa ang mga taong nagtatagal sa lugar na ito. Kung gusto nyong mabuhay, kailangan nyong magpatuloy kahit hindi nyo alam ang mga maaaring mangyari sa unahang bahagi." Matapos naman itong makapagsalita, doon bumungad sa kanila ang isang panibagong pasilyo na merong mga nakatayong kalansay sa gilid nito. Bawat isa sa mga nilalang na yon, may mga hawak-hawak na sulo na parabang sila ang gumagabay sa mga taong napapadpad sa lugar. Isang metro lang din ang pagitan nito sa bawat isa at ang kanilang mga wangis kakaiba kung ikukumpara sa mga pangkaraniwang tao. Sa kanilang pagmamasid sa paligid, halos hindi naman nila mabilang ang dami ng nilalang na yon. Bawat isa rin sa mga ito, merong mahabang kulay gintong mga kuko at yung mga ulo nito, halos doble ang laki kung ikukumpara sa kanila. May mga matutulis din yung pangil at yung kasuotan ng mga ito, parang sa mga sinaunang maharlikang tao.
May mga daladala din yung mahabang tabak na parabang yon ang kalimitan nilang ginagamit noong nabubuhay pa sila. Maya-maya pa, paghakbang naman ng kanilang grupo, kitang-kita nila ang pagsindi ng mga sulo na hawak nito. Dinukot din ng mga kalansay na yon ang mga hawak nitong tabak, dahilan para maalerto ang mga tauhan ni Makoy. Yung dalawa sa mga ito, pinipilit na siyang umatras pero nagpumilit ang kasama nila na wala ng ibang paraan para makalabas sa lugar na yon. Sa puntong pumasok sila sa lagusan nito, kamatayan ang naghihintay para sa mga taong susuko. Pero sa panig naman ng mga taong nasa puso ang pagtuklas sa katotohanan, malalaman nila kung ano ang nilalaman ng kuweba. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa sila Makoy kundi ang magpatuloy. Maya-maya pa, nang medyo nangangalahati na sila, batid naman nila ang matinding pagkabahala gawa ng pakiramdam nila, kagaya yon ng unang lagusan na kanilang dinaanan. Medyo malamig na rin sa lugar, indikasyon na ilang metro na ang lalim nila sa lupa. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalakad, kahit pagod na noon ang kanilang grupo, pinilit pa rin nilang umusad. Hindi naglaon, nang hindi na nila makayanan ang matinding pagod, napilitan na silang umupo sa gitnang bahagi ng lagusan. Alam nilang mapanganib doon, pero nasisiguro nilang malayo pa sila sa dulong parte nito. Hindi naman sila maaaring magpumilit na maglakad, gawa ng yung iilan sa kanilang mga kasama, bukod sa nakakaramdam na ng matinding pagod, gutom na rin. Matapos naman nilang kumain, pasimple namang tiningnan ni Makoy ang daladala niyang relo para tingnan ang eksaktong oras. Pagsipat naman niya rito, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang mag-aalas dos na pala ng madaling araw. Sinubukan niya pa yung ipakita sa kanyang mga kasama, pero yung taong gumagabay sa kanila, hindi sinunod ang kagustuhan nilang magpahinga. Ayon sa lalaking yon, maaari silang maligaw sa lugar kung pipilitin nilang matulog doon. Dagdag pa nito na, hindi katulad ng oras sa itaas, ang oras sa lugar na yon. Sino man sa inyo ang gustong magpahinga, magpahinga na. Bahala kayo sa gagawin nyo. Basta ang gustong sumama sa amin, makakasama. Kayo ang gumawa ng inyong pasya. Basta siguraduhin nyo, walang sisihan sa oras na magkamali kayo. Tayo na, limitado ang oras natin dito. Wika nung lalaking gabay nila. Nang marinig naman ni Makoy ang sinabi nito, dali-dali naman niya yung nilapitan habang mariin yung tinatanong nang, "Sino ka ba? Bakit ang dami mong alam sa lugar na ito? Akala ko purong istorya lang ang naririnig mo ukol dito. Bakit ngayon kung umasta ka, parang alam mong lahat na maaaring mangyari?" Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang lalaki habang sumasagot sa kanya nang, "Katulad nyo rin ako. Yun nga lang, wala akong sapat na kapasidad para gawin ito. Hindi ako sumama sa inyo dahil sa pera. Bagkus sumama ako dahil gusto kong mapatunayan ng mga mata ko mismo ang pag-iral ng lugar na ito. Malapit na tayo sa katotohanan. Ano man ang ating madadatnan, ipinapangako kong hindi ko yun pagsisisihan." Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman yung nagpatuloy kasama nung isang tauhan niya. Pagsilay niyang medyo malayo na yun sa kanila, napilitan naman silang habulin ito sa takot na baka may mangyari pa sa kanila doong masama. 5 oras pa ang lumipas, kagaya ng unang nangyari,
meron na naman silang nakitang pinto sa pinakadulo nitong bahagi. Subalit sa pagkakataong yon, kakaiba na ito sa lahat. Gawa ng bukod sa doble ang laki nito, may dalawa na rin doong estatwa na tinuturo ang mismong pintuan. Maya-maya pa, pagbukas naman ng grupo ni Makoy sa pintuang yon, doon na tumambad sa kanila sa kauna-unahang pagkakataon ang isang malawak na lugar na nababalot sa napakaraming puno ng palma. Kagaya rin sa mga alamat na narinig nila, merong isang malaking sapa sa gitna nito kung saan may iilan pang mga galyon ang nakadaong. May mga gusali din silang nasisilayan sa lugar na halos lamuni na ng kagubatan. Ayon pa kay Makoy na yung lugar na nakita nila parang isang bayan na bigla na lamang nawala. Taliwas din sa kanilang inaasahan, wala silang nakitang mga tao doon maliban sa mga kalansay na nagkalat sa buong paligid. Dagdag pa niya na, ang tanging sumalubong sa kanila sa lugar na yon ay halos purong mga San Telmo na binubuo naman ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ilang minuto pa ang lumipas, nagdesisyon na silang pasukin ang mga galyon na nakasadsad sa lugar. Yung iba naman niyang tauhan, hinalughog ang mga abandonadong gusali para kunin ang lahat ng bagay na maaari nila doong mapakinabangan. Habang ginagawa nila ito, hindi naman nila maiwasang makaramdam ng matinding tuwa sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na yun na ang magiging susi sa pagbabago ng kanilang mga buhay. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, meron palang isang nilalang ang gumagabay sa lugar na ito. Hindi naglaon, habang abala sa pagsusuyod ng galyon ang grupo nila Makoy, bigla naman sila noong naalarma matapos nilang marinig ang sigaw ng kanilang kasama. Noong una, inakala nilang nagkakatuwaan lang yon. Pero nang mapansin nilang walang patid na ang pagsigaw nito, doon na sila unti-unting nakaramdam ng takot. Walang sabi-sabi, agad naman silang lumabas ng galyon para puntahan ang mismong kinaroroonan nito. Subalit nang marating na nila ang gusaling pinagmumula ng tinig, doon na tumambad sa kanila ang kasama nilang pilit na gumagapang na wala ng mga binti. Nakalabas na rin ang bituka nito na parabang tinagayon ng kung anong matalas na bagay. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman silang kumalat para magbantay. Paglapit naman ni Makoy sa tauhan niya, nanlulumo naman niyang hinawakan ang ulo nito habang tinatanong kung sino ang may kagagawan ng bagay na yon. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, buong lakas naman itong hinawakan ng kanyang bisig, sabay sagot sa kanya ng, "Oh, umalis na kayo rito. Nagkamali tayo ng akala. Merong gumagala ritong demonyo." Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilis naman itong pagkamatay. Nang mapagtanto naman yon ni Makoy, dali-dali naman niya yung binitawan, sabay abiso sa kanyang kasama ukol sa mga nangyari. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tahimik naman yung lumabas ng gusali, bit-bit ang kanilang mga armas. Iniwasan na rin muna nilang pagtuunan ng atensyon ng ibang bagay nang sa gayoy hindi sila maisahan ng kanilang kalaban. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid sa paligid, doon na nila unti-unting napapansin ang mga itsura ng mga kalansay na nasa lugar. "Mukhang hindi lang tayo napadpad dito.
Napapaisip na ako. Ano kaya nangyari sa lugar na ito? Nagtatakang wika ni Makoy habang pinagmamasdan ang mga labi ng tao na unti-unti nang nilalamon ng lupa. Pagkarinig naman ng mga kasama niya sa kanyang sinabi, tahimik lang naman yung nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa marating na nila ang pangpang ng sapa malapit sa isang galyon na sumadsad. Mula sa lugar na yon, tahimik nilang pinagmasdan ang buong paligid hanggang sa doon na nila unti-unting napapansin ang tila bang pagbalot ng dilim. Maya-maya pa, pagsindi naman ng mga sulo sa lugar, doon nila nakita ang isang lalaki na naglalakad, suot-suot ang isang mahabang kapa. May daladala rin yung hawla na naglalaman ng kasama nilang putol na ang braso at binti. Pagharap naman ito sa kanila, ngumisi lang naman yon habang may mga sinasambit yung kataga na hindi nila maintindihan. Ayon kay Makoy, na sa kasagsaga ng pagsasalita ng nilalang, pansin niya ang iilang mga sibat na nakabaon sa dibdib nito na parang sinubukan pa yung paslangin ng mga sinaunang taong naninirahan doon. Marami rin yung pilat sa katawan, senyales ng mga nagdaan itong pakikipaglaban na nagawa nitong mapagtagumpayan. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bahagya naman sila noong napaatras nang masipat nila ang pagsiuslian ng mga matatalas nitong pangil. Hindi naglaon, pagsilay naman nilang papasunggab na ang nilalang. Dali-dali naman silang naghiwa-hiwalay para ilagan ang pag-atake nito. Yung dalawa naman nilang kasamang naiwan, matapang namang sinalag ang nilalang na yon na siyang naging sanhi upang bumagsak yon sa lupa. Subalit, kahit gano'n na ang kanilang sitwasyon, buong lakas pa rin nilang ginapos ang nilalang gamit-gamit ang kanilang mga braso. Akala nila mapapangibabawa nila ang lakas nito, pero pag-atungal naman nito ng napakalakas, agad naman nilang naramdaman ang tila bang panghihina ng kanilang mga katawan. Dahil dito, nagkaroon naman ng pagkakataon ng nilalang na yon para lapain at baliin ang kanilang mga leeg. Kitang-kita mismo ni Makoy ang ginawa nito, kaya tumatak talaga yon sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipaglaban nila, kung saan-saan na sila noon napunta, matakasan lamang ang nilalang. Hindi na rin niya napansin ang iba pa niyang mga kasama, gawa ng abalang-abala din siya sa pagliligtas ng kanyang sariling buhay. Maya-maya pa, nang marating niya ang ilalim ng isang abandonadong galyon, nagdesisyon siyang manatili mula roon pansamantala. Hinubad na rin niya ang kabuuan ng kanyang suot sa takot na baka gamitin niyo ng kalaban nila para matuntun siya. Naghukay din siya ng lagusan sa ilalim ng galyon kahit alam niyang napakatibay ng mga kahoy na ginamit dito. Mabuti na lang, mapamaraan itong si Makoy, kaya na may sa loob ng maikling panahon na kaya niyang gumawa ng maliit na butas na kayang-kaya niyang isiksik ang kanyang sarili sa loob nito. Pagrinig naman niya sa atungal ng nilalang, dali-dali naman siya doong sumuot dahilan para mahulog siya sa malalim na parte ng sapa. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinilit niyang lumangoy ng lumangoy, daladala ang isang mahabang tipak ng kahoy na hindi gaanong kabigatan. Kaya niya yon kinuha ay para mabilis niyang masundan ang daloy ng tubig. Bagaman wala siyang kaide-ideya kung saan siya dadalhin ang agos nito, pinili niya doong maniwala. Habang nakahawak naman siya sa bagay na yon, wala naman siyang ibang naisip kundi pakalmahin ang kanyang sarili. Iniwasan niya ring gumalaw
nang sa gayoy hindi siya madaling kapusin ng hininga. 10 minuto pa ang dumaan ng pagpapasabay sa agos ni Makoy. Bigla naman niyang naramdaman ang tila bang pagbilis ng tubig. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niyang iniangat ang kanyang ulo para kumuha ng hangin. Mabilis niya ring tiningnan ang paligid niya kung saan doon niya nakita ang isang malawak na kapatagan sa gitna ng kawalan. Napakaliwanag din sa lugar na yon, gawa ng bilog na bilog noon ang buwan. Matapos naman itong masipat ni Makoy, dali-dali naman niyang hinanap ang sentro ng kalakalan, pero sa kasamaang palad, hindi niya na yon nasipat. Napansin niya ring papalapit na siya noon sa isang mataas na talon, kaya na may imbis na lumapit sa malalim nitong bahagi, pinili niya roong magpahulog. Sa isip-isip niya kasi, maaari siyang maabutan ng nilalang na yon kung pipiliin niyang huwag nang sumabay sa agos ng alon. Maya-maya pa, pagkahulog naman niya sa ilalim nito, agad naman niyang naramdaman ang pagkabali ng kanyang braso, subalit hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Nang marating na niya ang mababaw nitong bahagi, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo, bit-bit ang tipak ng kahoy na kanyang ginamit. Sa pagdating naman niya sa isang puno na may maliit na butas sa ugat nito, dali-dali naman siya doong pumasok habang patuloy na pinagmamasdan ang buong paligid. Maya't maya rin noon ang pagtawag niya sa mga santo sa paniniwalang isa yun sa magliligtas sa kanyang buhay. Bagaman malayo na si Makoy sa lugar na kanyang nadiskubre, hindi niya pa rin maipagkakaila ang panganib na dulot ng nilalang na yon. Naniniwala siya, malapit lang yun sa kanya, at kung hindi siya mag-iingat, anumang oras kayang-kaya siya nitong mahanap. Pagkaraan pa ng ilang minuto, kahit ramdam na niya ang sakit at hapdi ng kanyang mga paa at braso, nagpatuloy pa rin siya sa pagbabantay. Sa sobrang pagod noon ni Makoy, umaga na nang malaman niya na nakatulog na pala siya. Pagmulat naman ang kanyang mga mata, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakahiga katabi ang dalawang ahas na kumakain ng daga. Pagsilay naman niya sa mga ito, dali-dali naman niya yung hinawakan at ibinato papalayo, sabay alis na sa lugar na yon. Nang medyo kumalma na siya, muli na naman niyang naalala ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Pinaghalong lungkot at tuwa ang nararamdaman niya noon sa kadahilan ng hindi niya maisip kung papaano siya nakaligtas sa ganoong sitwasyon. Upang hindi siya mapagkamalang baliw ng sino man, agad namang humagilap ng malalapad na dahon itong si Makoy pantakip sa kanyang kasarian. Kahit kumakalam na rin noon ang kanyang sikmura, nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad hanggang sa narating na nga niya ang baryo sa isang liblib na lugar. Bagaman hindi niya kilala ang mga taong naninirahan doon, nagpumilit naman siyang pumasok para makahingi ng tulong. Maya-maya pa, nang marating na niya ang mga kubong nakatirik sa gilid ng daan, doon niya nasipat ang iilang mga panauhin na nanlilisik ang mga matang nakatitig. Sa estado rin ng pagmumukha ng mga ito, ramdam niyang hindi siya tanggap sa lugar na yon. Ayon kay Makoy, na habang nakikipag-usap siya sa mga ito, alam na niyang hindi yon pangkaraniwang tao. Bukod kasi sa kakaiba ang baho nito sa katawan, wala rin yung kanal sa pagitan ng kanilang ilong at bibig, indikasyon na pawang balat kayo lamang ang suot-suot ng mga ito. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, naglakas loob pa rin itong si Makoy
na humingi doon ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin yun bumenta para sa mga taong nakikinig sa kanya. Dahil dito, wala naman siyang nagawa kundi ang maghintay ng mga taong makakaunawa sa kanya. Kinahapunan noong mismong araw na yon, hindi naman niya nilisan ang lugar. Sa halip, umupo lamang siya sa gilid ng daan, naghihintay ng mga taong paparating. Maya-maya pa, dumating ang tatlong nangangabayo na merong daladalang mga karne ng baboy. Sakto namang tumigil yon sa harapan niya. Kaya ang ginawa niya, dali-dali yung nilapitan para humingi ng tulong. Nang masipat naman ng lalaki ang hawak-hawak niyang tipak ng kahoy, agad naman siya nitong binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag. Kahit alam noon ni Makoy na hindi sila noon magkakaintindihan, pinilit niya pa rin ilahad ang kanyang panig. Matapos naman niyang masabi ang lahat ng mga nangyari, dahan-dahan naman siyang lumuhod sa harapan ng mga ito habang umiiyak. Akala niya hindi na siya tutulungan ng mga panauhing yon, pero laking gulat na lamang niya nang bigla nitong iniabot ang kamay nito para tulungan siyang makatayo. Sa pagharap naman nilang dalawa, napangiti lang naman ang lalaki habang nagwiwika sa kanya nang, "Sa estado mong yan, walang duda, narating mo ang sentro ng kalakalan." "Mahusay ka at nakaligtas ka ng buhay. Dahil sa iyong katapangan, asahan mong hindi ka namin gagalawin. Maari kang manatili rito ng isang gabi. Yun nga lang, wala kaming maibibigay sa iyong pagkain. Pero makakaasa ka, sino man ang maghahanap sa iyo rito, hinding-hindi ka namin ibibigay. Magpasalamat ka sa kahoy na dala mo. Yan ang nagligtas sa iyo sa lugar na ito." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagturo naman nito sa isang maliit na kubo na halos sira-sira na ang bubong. Wala na rin yung pinto, pero pwede niya na yung pagtiyagaan. Pagpasok naman niya sa loob nito, unang tumambad sa kanya ay yung isang makapal na kumot na parabang matagal na panahon ang hindi nagagamit. Yon ang nagsisilbi niyang pansalag sa lamig noong gabi, para naman kahit papaano makatulog siya ng mahimbing. Sa kasagsaga naman ng kanyang pamamahinga, halos hindi naman niya mawari kung anong kaguluhan ang nangyayari sa labas ng kubo. Maraming tao noong gabi ang tumatakbo, paraot parito na parabang meron yung pinagkakaabalahang gawin. Wala naman sana itong problema para kay Makoy, pero sa paglalimpa ng gabi, muli niyang narinig ang pag-atungal ng nilalang na pumatay sa lahat ng kanyang mga kasama. Ramdam niya ring lumapag yon sa lugar na yon at nagtanong ng ilang minuto sa mga taong naroon. Ngunit dahil sa pangako ng kausap niya, nanatili siyang ligtas sa kabuuan ng gabi. Kinabukasan, agad naman niyang iniligpit ang kanyang mga gamit, sabay alis sa lugar na yon. Habang naglalakbay naman itong si Makoy, tanging saging lamang ang kanyang kinakain pampalipas ng kanyang gutom. Tatlong araw pa ang lumipas, ligtas naman niyang narating ang kabilang bayan ng Gloria. Mula roon, sumakay siya ng bangka na siya namang naghatid sa kanya sa lugar nila. Habang binabagtas nila ang laot, merong napansing kakaibang bagay itong si Makoy sa kahoy na kanyang daladala. Sa likurang bahagi kasi nito, meron siyang nakitang isang maliit na siwang na may lamang kung ano. Dala ng kanyang kuryosidad, dali-dali naman niya yung binasag
kung saan doon niya nakita ang isang maliit na libro na nakabalot sa balat ng hayop. Pagbuklat naman niya nito, doon na dahan-dahan ng laki ang kanyang mga mata matapos niyang makita ang mga simbolo at kasaysayan doong nakatala. Alam niyo, Pinuno, maraming sikreto ang ibinulgar ng librong yon, pero iisang bagay lang talaga ang tumatak sa isipan niya, at yon ay ang totoong dahilan ng pagkawasak ng nawawalang sentro ng kalakalan na nagtatago sa puso ng Mindoro. Okay. Opinyon ko sa kwento. Puso ng Mindoro. Grabe, sobrang galing nitong kwento na to. Sobrang ganda nito. Kasi ako unang pumasok sa isip ko. Well, karamihan naman din siguro sa inyo, ang unang pumasok sa isip nyo eh, biringan kaagad. Diba? Alam ko, karamihan sa inyo, biringan agad. Pero hindi. So, ibig sabihin, dito nagaganap sa puso ng Mindoro yung kalakaran ng pagitan sa ating mga normal na tao tsaka sa mga taga-biringan. O iba pang dimensyon. Kasi, kung mapapansin nyo yung takbo ng kwento, parang sinasabi ni McCoy na hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang lima, hindi lang sampung galyon ang nandoon sa lugar na yon. Siguro, pwedeng daan-daang galyon o libu-libong galyon. Pwedeng ganun. May mga bagay lang silang hindi nakita. Ang nakakatakot lang, hindi na kasi gumagana yung lugar na yon. So, ibig sabihin, meron mga naiwan doon para magbantay. Bakit? Kasi, pwede siguro, magugulat na lang tayo isang araw, gagana ka agad yung lugar na yon. Diba? O, pwede namang gumagana pa rin yon, pero bawal sa mga ordinaryong tao na hindi sakay ng isang galyon. Siguro may permiso kang pumunta ron, pero dapat sakay ka ng isang mahiwagang galyon. Diba? Kapag nakakarinig kayo ng mga galyon, lalo na yung mga gininto ang galyon, alam ko may isang taong pumapasok sa isip ninyo. Ang tanong, nakaikot na kaya siya rito? Diba? Grabe, nakakakilabot. Tsaka yung itong episode na to, itong isang bagsak na kwento natin na to, parang pagbuklat to sa isang libro ng series . Kasi kung mapapansin ninyo sa dulo, nabasa lahat ni McCoy ang sikreto na ibinulgar ng librong yun. Doon sa maliit na peraso ng libro na yun. Hindi ko lang alam, wala naman siyang sinabi kung gano'ng kalaking kahoy yung nakuha niya o naiwan niya. Diba? Yung nagliligtas sa kanya, diba? Yung kahoy na maliit. So, hindi natin sigurado kung gapalad ba yung laki noon, gahintuturo, gadalire. Pero may lamang libro sa loob. Well, hindi libro, hindi rin libreta kasi mas maliit pa . Diba? Tapos marami siyang nakita rong, hindi ko alam kung simbolo ba o mga kwento na magpapatunay na itong nawawalang sentro ng kalakalan ay nasa puso ng Mindoro. Diba? Ang angas nun. Ang ganda sana nito, McCoy, kung ibinigay mo pa sa amin yung mga detalye na nabasa mo sa maliit na libreta na yon o kung ano man yung nakita mo sa kahoy na yon. Diba? Ang galing lang . Tsaka yung, pansin ninyo, nakalabas na si McCoy dun sa kung nasaan yung mga galyon. Pero yung mga karatig baryo na napupuntahan niya o napuntahan niya, pinalilibutan ng mga aswang. Baryo ng mga aswang. So, hindi ko lang masabi kung pati yung mga nasa labas ng sentro ng kalakalan, yung nawawalang sentro ng kalakalan purong mga bantay na aswang din para doon. O may iba silang trabaho para mapanatiling sikreto yung nawawalang sentro ng kalakalan. Hindi ko masabi kasi nga, ang konti ng detalyeng nakuha natin. Pero overall, ang ganda ng kwento na to kasi punong-puno ng adventure. Alam nyo yun? Yung hindi ka mabuburyong, walang part na mabuburyong ka sa kwento na to kasi aabangan mo talaga . Diba? Lalo na yung may kasama sila simula pa lang. Alam ko, nagdududa na rin kayo ron. Maski ako, nagdududa na ako ron. Sino familiar dito sa Hunter x Hunter? Para siyang si Tomba. Diba? Yung parang ibebenta kayo para sa sarili niyang interest. Hindi para tulungan kayo, kundi para traidorin kayo. Diba? So, para sa akin, ang ganda ng kwento na to. Punong-puno ng paglalakbay. Kaso nga lang, bitin din ako kasi gusto kong malaman kung ano yung nasa maliit na libreta na yon. Diba? Kasi alam ko, maraming masasagot sa mga katanungan natin.
kung sakaling magbibigay pa si Makoy ng isang kwento. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.